Dismayado po ang ilang guro na hindi na required sa bagong batas ang mother tongue o nakagis ng wika sa pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3. Naglapse into law kasi ang Republic Act number 12027. Yan po ay matapos hindi pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, balik na sa Filipino at English ang wikang gagamitin sa pagtuturo o medium of instruction. Ayon sa ilang guro, mahihirapang mag-adjust sa pagbabago ang mga estudyante, lalo na yung hindi Filipino o English ang nakagis ng wika. Gayet ng Teachers Dignity Coalition, mahalaga ang pagtuturo gamit ang mother tongue. Nakasaad naman sa batas na maaari pa rin gumamit ng mother tongue sa monolingual classes o mga klase na iisa ang mother tongue ng mga mag-aaral. Kailangan din gumawa ang Department of Education ng Language Mapping Policy at Framework, katulong ang Komisyon sa Wikang Filipino. Kumukuha o kinukuha pa ng GMA Integrated News ang pahayag ng DepEd tungkol dito. Kaugnay niyan, tinanong po din namin ang ating mga netizens. Ang sabi mo na pinahihinto na ng batas ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction mula sa kinder hanggang grade 3. Eto na, para po kay Ronel Agoncillo, 10 hakbang paatras ang hindi na paggamit ng mother tongue para sa pagtuturo. Ito lang daw kasi ang paraan para mapayabong ang lokal na mga wika ng Pilipinas. Ayon naman kay Raymond Mike, magandang intensyon ng mother tongue-based multilingual education, pero dapat na makiangkop na rin tayo sa pagbabago ng panahon at globalisasyon. Ang sabi naman ni Cherry Mahilom, sobrang pahirap ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo, lalo na kung magta-transfer mula probinsya papunta sa ibang lugar. Sangayon naman si Marge Obital Obtial sa hindi na paggamit ng mother tongue sa pagtuturo para maaga na rin matuto ng ibang lingwahe ang mga estudyante. Natututunan naman daw kasi ang mother tongue sa bahay. Mga kapuso, ayan, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.